Ito na po yung hanap buhay ko sa pagtitinda. Tapos kahit ano po, naglalabada po ako, minsan po yan, nagtitinda. Kahit ano pong racket, ginagawa ko, pagkain lang po kami. Kasi wala po talagang trabaho yung asawa ko. Nagparoon pa ng pandemic. Tapos namatayan pa po kami. Yung magulang ko nga namatay. Yung nagandabon-bon po sa utang. Isang mapagpalang araw na naman po sa atin, mga kaibigan, mga kalingap, mga kababayan. Nandito po ako kay Ate Daisy. Siya po ay atiran natin ng konting ayuda na kahit paano naman po ay makatulong sa kanyang pamilya. At nalaman ko po na tuloy-tuloy naman po yung kanyang pagtitinda. Pero yung kanyang asawa yata kasalukuyan ganun pa rin. Hindi tumutulong. Ayan po si Ate Daisy, sinusundan natin na hindi niya alam. Kasi paalis pa lang daw po ito, tamang-tama. At nagpapasalamat po kay Ate Joanne Vlog. Yan, maraming salamat po sa iyo, Ate. At support po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs. Yan, maraming salamat po sa iyo. At support po natin silang lahat. At ayun nga po, pinatawag natin si Ate Daisy para maibigay natin yung konting ayuda para sa kanya. Ayun tara po. Mga kaibigan, mga kalikap. Mahal po. Siyan mga kalingap, mga kaibigan, mga kababayan, na nandito tayo kay Ate Daisy. Binalikan natin si Ate Daisy para mabigyan natin siya ng konting ayuda muli. Ayan. Ate Daisy, kumusta naman yung mga nakalipas sa iyong ganyan pagtitinda? Buti na chimpuhan kitang nagtitinda kanina. Ganun pa rin. Titinda pa rin. Laging kayod. Pag hindi ka kumayod, nga, kahit gutom. Walang trabaho pa rin yung isa. Akin pa rin. Ang dami ko nga babayaran pag ililipat na kami ng bahay. Aalis na po kami dito. CSM Kalinga Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso, bakit una? Nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating puso. Pangalawa, nakakatulong upang mapanatiling healthy at malakas ang ating katawan. Pangatlo, nakakatulong upang makaiwas sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Mga pangunahing sanggap nito. Number 1, Lysine fights cancer cells. Cancer sa suso at colon, maiwasan ang sakit sa puso at stroke. Number 2, collagen. Pampalakas ng ito at lipid. Kapot sa may arthritis at rheuma. Panginginig ng kamay, tuhod at likod at baywang. Number 3, green tea extract. Nakakatulong sa puso. Lower blood pressure. Lower blood sugar. Number 4, green coffee bean. Pampababa ng tibang. Antioxidants. Number 5, barley powder. Anti-aging. Pampababa ng cholesterol. Prevent anemia. Supports kidney function. Boost immune system. Number 6, L-carnitine. Pampasexy. Tanggal bilbil. Number 7, stevia. Pampatamis. Number 8, Garcinia Cambogia. High cholesterol level. Antioxidant. Burning fat. Number 9, psyllium husk. Good for the stomach. Good for diabetes. For more information and orders, you can text or call Kuya Val at contact number 0929-113-2469. BSM. Kalinga Kape. 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kape. May puso. Na ibig sabihin na lilipat na kayo Alis na kami bahay. Sa March. Ngayong March na lang? Oo, lilipat na kami ng bahay. Buti kaya naman ni upa ng bahay at Daisy. Ito, iipo na sa pagtitinda. So saan ang plano niyong lumipat at Daisy? Diyan lang po sa may unahan, di rin lalayo dito sa tilapiaan. Si Mister, kumusta naman po sa ngayon? Ganun pa rin, walang trabaho. Hanggang ngayon, hindi ba siya makahanap siya ng pang-support sa inyo? Wala pa po. Well, ganun pa rin. Hindi rin nagtatrabaho. Nadyadyan lang din naman sa labas. Akin lahat. Siyempre, justice po. Ipon. Akala ko may plano na maisama ko siya sa pagkukwentuhan natin. Ayaw nga niyo. Naharang ko nga siya. Ayan mga kalingap, yung kanyang tinitinda. Ano yan? Lumpia turon. Lumpia tsaka turon. Shanghai.
Buti na chipuhan kita kanina, no? Anong oras ka nag-umpisa niyan? Alas 8. Nang umaga? Opo. Ah, okay. Sakto, alis na ako. Dating ka naman. Ah, ibig sabihin, paalis yung pagdating ko, paalis ka pa lang. Opo. Ah, okay. So, nasakto pala, no? Isang buwan may higit yata ako din nakabalik sa'yo, no? Tuloy-tuloy naman ba yung pagtitinda niyan? Araw-araw po ako nagtitinda, Paps. Kaya kahapon po, nagpahinga kami kasi may sakit yung anak ng amo ko, hindi ako nakatinda. Mm. Eh, syempre, hindi ako nagtinda, wala kami nalamunin. Mm-hmm. Tapos, pero nagtinda akong balot. Umaga gabi po ang tinda ko eh. Sa balot, sa gabi. Ibig sabihin ako, na sa gabi, nag-ano ka rin, nagtitinda ka rin ng balot? Nagtinda po akong balot. Yun yung pinaka, parang sideline mo? Opo. Ito, pangkapangkain. Nag-ipon, pag-upa. Kung di ka nagtinda, wala kami pang bahay ng bahay. Ganun? Pang ano ko po, pang punta ko dun sa kabila. Eh, yung mga bata, Ate Daisy, kumusta naman? Ayan po, ito po, may sakit nga po ito eh. Tuloy-tuloy ba yung iyong pag-aaral? Ayun, very good. Ah, kailan ka nag-birthday? Ayun, happy birthday. Belated, yan. Oh, sayang, wala akong pampabirthday sa'yo. Ano, Ate Daisy, yung mga pag-aaral ng mga bata, okay naman? Opo. Sila pong dalawa lang naman pong nag-aaral eh. Ito, hindi pa ako nag-aaral. Ah, yung balik tatlo? Next year na lang. Okay. Kailan ba dapat mag-aaral niyo? Tatlo po. Ito si Book mo yung mag-aaral na rin po yan. Daycare. Okay. Kaso wala po kung ano eh. Kukuha. Kasi sa pagtitinda yan, pambapambaon. Eh ngayon, magtitinda ka ng ganitong oras. Tapos, anong oras ang alas tigil niyo? Alas 4 po. Tapos, wala naman ako ng balot dun sa kabila kong amo. Tapos, ikaw pa may magluluto? Hindi na po. Wake up na. Ibig sabihin, luto nyo nang kinukuha yun. Ah, okay. Para hindi papagod na rin ako pag ako pa magluluto. O, katulad niyan. Sabi mo, nagtitinda ka na naman ng balot sa gabi. E, paano yung tulog mo? Anong oras ka natatapos? Hindi nga ako makatulog kasi malamok, tapos daming surot. O, katulad niyan. Diba, alas 8 ka mo nag-start ka na sa ngayon? Kasi dati, madaling araw mag-start ka nito. Ngayon, alas 8 na yung pag-start mo nito. Tapos alas 4. Okay. Pagkatapos mo dito ng alas 4, kukuha ka naman ng balot. Opo, sa balot. Tapos yung hanggang balot. Hanggang alas 8 po ng gabi. Hanggang alas 8 ng gabi. So, pag uwi mo dito. Pagod. Tapos, hindi pa makapagpahinga ng maayos. Kasi nga, gising pa yung mga bata. Minsan, sa labas po ako natutulog dyan sa may owner. Paano, bakit nangyayari na sa labas ka natutulog ato? Malamok nga po dito eh. Tapos, hindi ka makatulog. Tutup po namin. Wala kayong kuryente pa rin Tapo. Dito? Wala kayong kuryente? Wala bakit? Po kami kuryente. Tinanggalan nga po kami ng kuryente. At tinanggalan na kayo ng kuryente na mayari? Opo. Tapos, hanggang kailan yung ano nyo dito? Limit? Hanggang March na lang po. Itong March na po? Pa po ako nakakaipon ng pambahay ko ng bahay. Kailangan po namin. Kabahid. Ilan tong anak nila? 5. Tapos, ang naghahanap buhay sa kanila si Ate Daisy. Tapos, yung kanyang pinagkakakitaan ito. Sa ngayon, Ate Daisy, yung kinikita mo dito kasi nag-adjust ka ng oras, kumunti ito. Kaya pa bang maitustos sa inyong pang-araw-araw? Kung tutusin po, Papsi, hindi ko na talaga din kaya kasi pagod na nga. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, mag-aral na lang po sila ng mabuti. Para mapaganda naman yung buhay namin. Hindi sila lang ang pag-asa ko. Wala kami pag-asa sa ama nila. Siyempre, hanggat nabubuo pa po ako, Papsi, hanggat kaya ko po, yan, magtitinda na magtitinda. Diyan po kami kukuha ng pangkain namin araw-araw. Sabi ko, tulungan na lang nila ako. Kung wala kami pag-asa din sa ama nila, sila na lang ulit yung pag-asa ko para makatulong. So, yung pagtitiis mo sa hirap, pagtitiis mo sa lahat-lahat, kaakibat nun ay pagtitiis mo rin sa yung asawa, kaya mo yan, Ate Daisy? Okay, kahit may problema, tawa lang. Ay! Hindi ko niintindi yung problema, kahit ba sabihin nila sa akin dyan na marami ang kung anong utang, yung asawa ko, sinasabihan nila ako na pagtrabahuhin ko na. Sabi niya, hindi ako tinutulungan. Ano magagawa ko? Di, binabaliwala ko na lang po yung sinasabi nila. Kasi ako, nagtitinda po ako. Kasi kung ititigil ko rin po yan, Papsi,
Wala rin po. Wala rin talaga po kaming kakainin kung ititigil ko rin sa pagtitinda yan. Kaya sabi ko, magtitinda hanggat kaya ko ng katawan ko. Sabi ko nga kay Lord, bigyan niya pa po ako ng malakas na pangangatawan tapos huwag ako magkasakit. Para po kahit pa paano. Yung mga anak ko yan, nag-aaral pa naman sila sa akin po lahat. Ilan taon na nga pala yung ganitong ikaw yung halos lahat naghahanap buhay? Ano pa po? 2000, ano pa po to? 2020, di na no? Doon pa po kami nakatira pag si Sabetel. Mm-hmm. Yung nabubuhay pa po yung mama ko noon at may sakit po siya. Mm-hmm. Ito na po yung hanap buhay ko sa pagtitinda. Mm-hmm. Tapos kahit ano po, naglalabada po ako. Minsan po yan, nagtitinda. Kahit ano pong racket, ginagawa ko pagkain lang po kami. Mm-hmm. Kasi wala po talagang trabaho yung asawa ko. Nagparoon pa ng pandemic. Mm-hmm. Tapos namatayan pa po kami. Mm-hmm. Yung magulang ko nga namatay. Yung nagkandabon-bon po sa utang. So yun mga kalingap, bibigyan natin si Ate Daisy ng konting ayuda kasi nagiging emotional na naman siya. Baka lalong lumala yung kanyang kalungkutan eh, magtitinda pa naman siya. Ayan. Nakakaawa talaga siya. Ayan Ate Daisy, tangkapin yung muli ito ha. Pagpasinsyahan nyo na kasi sabi ko nga yan pa lang naman ang kinakaya ni tatay. Sige po. Salamat po. Sana makatulong sa inyo kahit mga ilang araw lang, no? So yun, Ate Daisy, pagpasensyahan mo na muna yung aking kunting ayuda sa inyo, no? Sabi ko nga, tuloy-tuloy mo lang. Okay? At ayun mga kaibigan, mga kalingap, pansamantala muna tayo magpapaalam. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood. Lalong-lalo na yung mga silent viewers natin dyan. At yung mga views natin na dumarating, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, no? Kasi yan po ay malaking tulong para sa natutulungan natin na mga ganitong pamilya. Okay? So yan mga kaibigan, mga kalingap, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. And thank you. Bye-bye. Bye-bye po. Pagbigyan na nila. Ayan mo na nila. Totoo.